So yo, what is up guys, welcome back to my channel. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-blur ng face or moving objects sa CapCut. So umpisahan na agad natin to, let's go. So open agad tayo ng CapCut. Yan, so kunyari ito yung i-blur ko, no? Yung face ni Skyla habang siya ay gumagalaw. So una natin gagawin is stop natin tong video na to. Then hanapin natin yung copy. Yan, tap copy. So magiging dalawa siya. So magiging dalawa siya, no? Then itong una, tap natin uli. Then hanapin naman natin yung overlay. Yan, tap overlay. Yan, so naging overlay na siya. So meron na tayong main track at overlay. Next is balik tayo sa main tools. Dun sa mga main tools, tap-tap nyo lang to para mabalik kayo sa main tools. Tapos tap nyo tong effects. Yan. Then tap nyo tong video effects. Tapos tap natin tong basic. Yan, tapos scroll nyo konti. May kita nyo tong blur. Select nyo yan. Then dito sa tools, select nyo tong object. Tapos select nyo tong overlay. Then check. Yan, kung mapapansin nyo, nag-blur na yung video natin. Next is extend natin tong blur effect hanggang dun sa dulo ng video. Yan. Then balik uli tayo sa main tools. Then tap natin tong overlay natin. Yan. Then dito sa tools, hanapin natin yung mask. Yan, tap mask. Then select natin tong circle. Yan, napansin nyo? Naging bilog yung blur. So, palitan lang natin ng konti yung circle, yung sakto lang sa mukha niya. Yan, goods na yan. Next step is maglalagay tayo ng mga keyframe para kahit gumalaw-galaw siya eh, hindi mawawala yung blur sa face niya. Bali, susundan ng blur yung galaw niya. So, sundan nyo lang yung gagawin ko, no? First keyframe natin is dito sa pinaka-start ng video, no? So, paano maglagay ng keyframe? Madali lang yan. Tap nyo lang tong diamond na to. So, mapapansin nyo, nagkaroon na ng red diamond dito. Yan yung unang keyframe natin. Then forward nyo yung video. Hanapin nyo kung saan ulililitaw yung face niya. Yan, katulad niyan, lumitaw dito ng bahagya yung face niya. So dito natin ilalagay yung next keyframe natin. Then dito sa baba, hanapin uli natin yung mask. Yan, tap mask. Para may adjust natin yung pwesto ng blur. Para matakpan uli natin ng buo yung mukha niya, no? Parang ganito. Yan. Then check. So ganun lang, no, forward uli natin kung saan lilitaw yung face niya. Then dun tayo maglalagay ng keyframe. Then punta lang uli sa mask para i-adjust yung pwesto ng blur. Then check. Again, forward. Add keyframe. Tap mask. Adjust blur effect. Check. Then repeat the process. So ganun lang guys hanggang matapos yung video, no? So fast forward ko na to para sa final result. Boom, so ito na yung final result guys. Yan, di ba, kahit anong galaw niya, naka-blur pa rin yung face niya. So ayun lang, no. Kung may tanong kayo, comment nyo lang sa baba. Yun lang, sana may natutunan kayo. Please like, comment, share, and subscribe. Peace!